Yes, Lord God, we thank you, Panginoon. Salamat sa umaga ito na binigay mo sa amin, Lord God. Continue to fill us, Lord God, with your goodness, with your faithfulness, Panginoon, Lord God. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken, and I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. 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 Jesus, you are my King. You are my King. Jesus, you amazing love, how can it be that you, my King, will die for me? Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you. Amazing love, that you, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true, and it's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. I honor you in all I do.
honor you, Panginoon, sa lahat ng mga ginagawa namin, O Lord God. From Monday to Saturday, not only on Sunday, O Lord God, but every day of our lives, O Lord God. May you be honored with our lives, with what we do, Panginoon, on a daily basis. Salamat, Panginoon, O Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Blessed morning po sa ating lahat at welcome po sa ating prayer work service. We are now on the second week ng ating theme this month of August na Practical Christ-likeness, kung saan tayo po ay nagkakaroon ng isang series na nakatuon sa mga prinsipyong itinuro ni Jesus sa Sermon on the Mount na humihikayat po sa atin, no, bilang mga citizens of the kingdom to build our lives. Hindi po lamang sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga turo, kundi sa pamamagitan ng pagsasapamuhay po nito. At sa araw po na ito, pag-uusapan po natin ang isang topic na masasabi po natin kailangan nating matutunan at i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. At ano ito? Forgiveness instead of vengeance. Pagpapatawad sa halip na paghihiganti. Sige po, basahin po natin ang ating text. Ito po ay sa Matthew chapter 5 verses 21 to 26. Babasahin po natin ito sa ERV, Easy Read Version. You have heard that it was said to our people long ago, you must not murder anyone. Any person who commits murder will be judged. But I tell you, don't be angry with anyone. If you are angry with others, you will be judged. And if you insult someone, you will be judged by the high court. And if you call someone a fool, you will be in danger of the fire of hell. Sa verse 23 po. So, what if you are offering your gift at the altar and remember that someone has something against you? Leave your gift there and go. Make peace with that person. Then come and offer your gift. If anyone wants to take you to court, make friends with them quickly. Try to do that before you get to the court. If you don't, they might hand you over to the judge. And the judge will hand you over to a guard who will throw you into jail. I assure you that you will not leave there until you have paid everything you owe. Tayo pong manalangin. Panginoon, marami pong salamat dahil tunay nga pong napakabuti niyo. At salamat po, Panginoon, dahil mahal mo ang bawat isa sa amin. At ngayon sa oras na ito, kami po ay dinala ninyo dito sa Prayerworks service namin, Panginoon, with a purpose. Dalangin ko po, Panginoon, sa lahat po ng makakapakinig ng mensaheng ito, O Diyos, ang bawat isa nga po ay katagpuin ninyo. Hayaan niyo po ang aming mga puso'y patuloy na maging bukas, Panginoon, sa anumang pagtutuwid na nais niyong gawin, ko sa anumang pagtuturo na gusto po ninyong iparating sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang text po natin na binasa ay itinuro po ng ating Panginoon sa Sermon on the Mount, no? The Sermon on the Mount contains principles about Christian righteousness. Isang uri po ito ng katuwiran, nasalungat po ito, no, sa katuwirang itinuturo ng mga Pharisees at teachers of the law during that time. Kaya prior to our text, sabi po ni Jesus sa verse 20, "For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven." Sa Tagalog po, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang mga scribes ay kilala po bilang mga experts on the scriptures, at ang mga Pharisees naman ay kilala na mahigpit na sumusunod sa batas ni Moses, sa uri ng katuwiran na alam nila. Bagamat dito po sa chapter 5 ng Matthew, base sa paliwanag ng Panginoong Jesus,
ang uri po ng katuwiran na itinuturo po ng mga scribes at Pharisees ay kailangan daw po na mahigitan ng uri ng katuwiran na dapat nating pong isinasapamuhay. Dahil ang katuruan po ng scribes at Pharisees ay nakatuon lamang po sa panlabas o external righteousness. Ito po yung isang uri ng katuwiran na ang mahalaga lamang ay yung nakikita ng tao. Ngunit ang katuwiran po na nais ng Diyos ay internal righteousness na kung saan binibigyang halaga po ng Diyos yung ating panloob, yung laman at motibo po ng ating mga puso na lumalabas naman sa ating mga actions o ginagawa. Kaya sinabi rin ni Jesus sa verse 17, "Don't think that I have come to destroy the law of Moses or the teaching of the prophets. I have come not to destroy their teachings, but to give full meaning to them." At yan nga po ang mauunawaan natin sa ating text this morning. Bakit ginamit ng Panginoong Jesus ang murder sa usaping anger? Ano yung kaugnayan ng pagpatay sa galit? Okay, sige nga po. Yan. For audience participation, yan. Paki-type nga po sa ating comment section ang sagot nyo sa tanong na ito. Nagalit ka na ba? Sa kapitbahay mo, sa anak mo, sa asawa mo, baka sa pastor mo, sa ka-church mo, sa katabi mo, sa katrabaho mo, o pwedeng sa presidente ng Pilipinas. O kaya baka naman sa kasakay mo sa bus. Siguro sabi mo, opo. Lahat po, sa lahat, no? Kasi palagay, lagi po kasi akong galit, no? Galit po ako sa mundo. Ayan. Okay. Ngayon, pangalawang tanong. Okay, nasaan ka kaya sa dalawang ito? Ikaw ba yung nagpapatawad o naghihiganti? Ikaw ba yung nagkikim-kim ng galit? O ikaw yung hinaharap mo itong galit sa tamang paraan at inaayos mo? Nasaan ka kaya? Pero wag niyo na pong isulat yan sa comment section. Baka po yan maging controversial pa. But I know all of us would agree na wala pong taong nabubuhay o mabubuhay sa mundong ito na hindi nakaramdam o makararamdam ng galit. Why? Because we are also emotional beings, no? And we are created that way. May damdamin po tayo. At isa ang galit sa mga emosyon po na ating nararamdaman bilang mga tao. Pero ang tanong mali ba ang magalit? Sige nga po, ayan. Pakisagot nga po uli yan sa comment section. Mali ba ang magalit? O siguro ang sagot ng iba, oo, mali. Ay hindi, hindi mali. Siguro may ganon. Pero yung iba, depende, yan. Alam niyo po, marami pong account sa Biblia na mababasa tayo na kahit ang Diyos at ang Panginoong Jesus ay nagalit din. And one famous story na nagalit si Jesus ay nasa Matthew chapter 21 verses 12 to 13. Nung sabi doon, pumasok si Jesus sa templo at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng kalapate. Sinabi niya, sabi po ito ng Panginoon, sinasabi sa kasulatan, ang tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Sa account po na iyan, hindi po nagkasala ang ating Panginoon nang siya ay nagalit. Kaya ang galit na ipinakita po ng ating Panginoon ay tinatawag pong righteous anger. Nagalit siya sa ginagawa ng mga nasa templo dahil ang kanilang ginagawa ay naglalayo sa mga tao sa tunay na purpose kung bakit sila dapat nasa loob ng templo. At yan ay ang pananalangin at pagsamba sa Diyos. Kaya hindi po lahat ng galit ay mali o kasalanan. Sabi rin po sa Efeso chapter 4 verses 26 to 27, kung magagalit man kayo,
Yan. Ibig sabihin, pwede palang magalit. Pero sabi doon, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang Diablo. Ngunit dahil lahat naman tayo ng tao, no, ay nagagalit, inaanyayahan ko po kayong tingnan natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon patungkol sa galit at kung paano dapat mag-respond ang isang tunay na Kristiyano kapag siya ay nakararamdam ng galit. Okay po, how true Christians deal with anger? Una, true Christians recognize sinful anger and seek purity of heart. True Christians recognize sinful anger and seek purity of heart. Basahin po natin yan sa verses 21 to 22. You have heard that it was said to our people long ago, you must not murder anyone. Any person who commits murder will be judged. But I tell you, don't be angry with anyone. If you are angry with others, you will be judged. And if you insult someone, you will be judged by the high court. And if you call someone a fool, you will be in danger of the fire of hell. Dito po sa ating text, ang kausap po ng ating Panginoon ay ang mga disipulo at iba pang mga tagasunod niya. Kaya magandang maunawaan din po natin na ang katuroang ito ay para rin sa ating mga Kristiyano sa panahong ito. Opo, para yan sa iyo, para yan sa akin. At sabi po sa verse 21, you have heard that it was said to our people long ago, you must not murder anyone. Any person who commits murder will be judged. So sa verse na ito, malino na ang ginagawa ni Jesus sa sandaling ito ay binabalikan niya ang isang katuruan ng Diyos na ibinigay kay Moses na alam niyang familiar at pinaniniwalaan ng mga disipulo. Dahil ito ay kasama sa Ten Commandments at nakasulat po yan sa Exodus 20:13. Sabi po doon, you shall not murder. Huwag kang papatay. At kung babalikan natin ang ating text sa verse 22, but I tell you, don't be angry with anyone. If you are angry with others, you will be judged. And if you insult someone, you will be judged by the high court. And if you call someone a fool, you will be in danger of the fire of hell. Kung hindi ito mapag-aaralan siguro, may makapagsasabi, teka, bakit ganun? Bakit naman kinonek ni Lord yung murder sa galit? Nag-overthink naman yata si Lord dyan. Kaya dito po makikita natin kung paanong itinaas ng Panginoong Jesus ang standard of righteousness na itinuturo ng mga Pariseo at mga Eskribo. Dahil alam ng Panginoon na ang purpose ng Diyos behind the sixth commandment ay higit pa sa hindi pagpatay ng tao. Ang inaabot po dito ng Panginoon ay yung motibo at nilalaman ng puso at isip nating mga Kristiyano. So to deal with anger as true Christians, we need to recognize sinful anger and seek purity of heart. Sa paanong paraan ba maaari tayong magkasala kung tayo ay galit? Sa huling bahagi po ng verse 22, sabi doon, and if you insult someone, you will be judged by the high court. And if you call someone a fool, you will be in danger of the fire of hell. Sabi po sa Merriam-Webster, no, ang insult po is to treat with insolence, indignity, or contempt. Pagtrato ng may kabastusan, kasuklam-suklam, o panghahamak. Sa ibang translation, binanggit doon ang salitang raka, no? Nang ibig sabihin ay vain or worthless fellow, o sa Tagalog, walang kwentang tao. Sa iba pang salita, no, stupid o walang alam. Sa madaling salita, anumang pong derogatory words o nakabababa ng pagkataong mga salita o pagtrato ay maituturing po tayong guilty of sinful anger. Siguro maiisip ng iba, ayan na naman, parang exaggerated naman. Salita lang naman yun.
Ngunit alalahanin po natin ang sinabi din sa ng Panginoon sa Luke chapter 6 verse 40 verse 45, no, ERV. Good people have good things saved in their hearts. That's why they say good things. But those who are evil have hearts full of evil. And that's why they say things that are evil. What people say with their mouths comes from what fills their hearts. That's why in the Sermon on the Mount, nais ni Jesus na dalhin po tayo sa mas malalim at yan ay ang puso ng bawat isa sa atin. Dahil ang ginagawa at sinasabi natin sa ating kapwa, sa ating mga anak, sa ating asawa, o sa kanino mang nagagalit tayo ay nanggagaling lamang sa kung ano yung laman ng ating puso at ng ating isip. Kaya kailangan nating patuloy po na bantayan ng ating mga puso para mapanatili po natin itong malinis sa mata ng ating Diyos. Sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Bantayan po natin ito ng salita ng Diyos. Maging open po tayo sa corrections and rebukes. Pabantayan po natin ang ating puso sa mga godly counsel mula sa ating mga church leaders, sa ating mga Christian friends, sa ating mga kapamilya na nagmamahal at nag-aalaga sa atin at higit sa lahat. Pabantayan po natin ito at makinig po tayo sa banal na espiritu na patuloy na nagtuturo sa atin sa kung ano ang tama at mali. So we must recognize sinful anger and seek purity of heart instead. Pangalawa, how true Christians deal with anger? They reject vengeance and seek reconciliation. Reject vengeance and seek reconciliation. Sabi po sa verses 23 to 24, so what if you are offering your gift at the altar and remember that someone has something against you? Leave your gift there and go make peace with that person. Then come and offer your gift. Alam niyo po sa Leviticus 1, ang paghahandog sa altar ay bahagi ng Mosaic Law na isa pong paraan upang ang tao ay magkaroon ng pakikipag-fellowship sa Diyos. At dito po sa verse 23, sa ibang translation, ang someone na ito ay tinatawag na brother or a sister, kapatid sa Tagalog. Ibig sabihin, binibigyang priority o halaga ni Jesus ang pakikipag-ayos natin sa sino man, higit sa lahat, sa kapatid natin sa pananampalataya na alam nating may sama ng loob sa atin. Bago daw tayo magdala ng anumang handog sa Kanya, sa ating Panginoon. Sa panahon ni Jesus, ang paghahanda ay pagdadala ng handog sa templo, no? Ito po ay, it would take several miles. It would take several days. Napakahaba po, no? Napakahabang panahon at napakalayo. Pero para sabihin ng Panginoon na kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid at iwan mo muna, sabi doon, ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, ibig pong sabihin, tunay na mahalaga para sa Panginoon ang isang maayos na relationship natin sa ating kapatid o sa ating kapwa. Binibigyang diin niya na ayusin ang anumang conflict na meron po tayo sa ating kapatid o sa ating kapwa. That we need to really seek reconciliation. Bakit? Because at times, pag nalaman natin na may sama ng loob ang ibang tao sa atin, o kung tayo man ang may sama ng loob sa iba, pride sets into our hearts. Di po ba? And if we are not humble enough to accept the truth, ang sama po ng loob na yan builds up in our hearts and unknowingly, we are resorting to a vengeful attitude. Mapaghiganting tayong ugali, no? But according to Hebrews chapter 10, verse 30, for we know Him who said, it is mine to avenge, I will repay.
At sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 15, sabi po doon, make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. That is why God is reminding us, in dealing with anger, kailangan po nating bantayan ang puso natin. Bantayan po natin ito sa paghihiganti. We need to reject vengeance and seek for reconciliation instead. At bilang mga citizens of the kingdom, kung binibigyang priority ng ating Diyos ang maayos na relationship natin sa ating kapwa, kailangan bigyan din po natin ito ng prioridad sa ating mga buhay. Kaya sa verse na ito, ipinapakita din sa atin ng Diyos na ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi po isang pagbibigay katuwiran o justification sa anumang hindi maayos na relasyon natin sa iba. Maging handa po tayong gumawa ng paraan kung kailangan. Kung kailangan natin magpakumbaba at isuko sa Diyos ang anumang uri ng paghihiganti, gawin po natin. Gawin natin ang lahat sa abot ng ating makakaya upang buuin ang anumang nasirang relasyon natin sa ating kapwa, sa ating kapamilya, higit sa lahat sa ating mga kapatid sa Panginoon. Sabi po sa Roma 12:18, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. At pangatlo, and the last, how true Christians deal with anger? They respond with and seek forgiveness. They respond with and seek forgiveness. Sabi po sa verses 25 to 26, if anyone wants to take you to court, make friends with them quickly. Try to do that before you get to the court. If you don't, they might hand you over to the judge, and the judge will hand you over to a guard who will throw you into jail. I assure you that you will not leave there until you have paid everything you owe. Dito ay pinapakita naman po ni Jesus ang isang tao na nais dalhin sa korte for some reason. Whether tayo itong nais dalhin sa korte o ikaw ang nais magdala sa korte, ibig sabihin, may pagkakasala pong naganap. Pero ang nais kong bigyan ng emphasis dito ay mga salitang make friends. Sa ibang version, settle matters. And this would not be possible without either responding with forgiveness kung tayo ang nagawa ng pagkakamali or seeking forgiveness kung tayo naman ang nagkamali. Amen po ba? At sabi doon, quickly. It means there's a sense of urgency in responding with or seeking for forgiveness. Bakit? Sabi sa Tagalog, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin kanya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Jesus is pointing here how quickly things progress. At kasama na po diyan ang ating galit sa ating puso. Kaya nga uulitin ko ang Efeso 4:26-27, sabi po doon, kung magalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng diablo. Because if we do not respond with or seek forgiveness with a sense of urgency, that anger, that unforgiveness may throw us into prison. Tayo ay mabibilanggo sa galit, sa poot, no, sa paghihigante, sa pagkakasala. At sabi po sa verse 26 sa ating text, I assure you that you will not live there until you have paid everything you owe. Ibig sabihin, we will be held accountable with our actions. Sabi nga sa Hebrews chapter 4 verse 13, nothing
in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give an account. At sa ating pong pagtatapos, makikita natin na itinaas ng ating Panginoong Hesus ang katuruan patungkol sa standard ng tunay na katuwiran. From external righteousness to internal righteousness. Ang katuwirang nakikita sa labas ay dapat nagmumula po sa katuwirang nanggagaling sa isang pusong nilinis at pinatawad ng Diyos. Isang puso na ang katuwiran ay nakadepende po sa awa at biyaya ni Kristo. And if we are those who receive that kind of righteousness, then we are called kingdom people, citizens of the kingdom who must live out the principles of the King. That when we are in anger, as true Christians, we deal it by recognizing the sinful anger and seeking purity of heart. By rejecting vengeance and seeking reconciliation. And by responding with and seeking for forgiveness. Sana po ay meron po tayong napulot ngayong umagang ito. At pinagpala po tayo ng salita. Patuloy po nating namnamin ang mga salitang ito at hayaan natin ang ating Diyos ay magbago po ng ating mga puso. At ngayon pong oras na ito, tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Una po ay personal prayer. No? Hayaan po natin na ipasuri po natin ang ating puso sa ating Diyos. Tingnan po natin baka meron pang galit, no, na nandyan sa ating puso na maaring nabaon na o binabaliwala lang natin. We're just being passive pero nandyan pala. Kung meron man ditong sa puso natin na unforgiveness or bitterness or rage, ipasuri po natin yan sa Panginoon. Sabi po sa Ephesians chapter 4, 31, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. At ihingi po natin ito ng tawad. Ilapit po natin yan sa Panginoon ng may pagpapakumbaba. Let us ask for humility and courage to seek for reconciliation and forgiveness from people we hurt or offended and respond with forgiveness and willingness to reconcile with those who hurt or offended us. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 12, God has chosen you and made you His holy people. He loves you, so your new life should be like this. Show mercy to others, be kind, humble, gentle, and patient. Don't be angry with each other, but forgive each other if you feel someone has wronged you. Forgive them. Forgive others because the Lord forgave you. Ganun din po, isama din natin na panalangin po natin ang ating mga pamilya. Hilingin po natin sa Diyos ang paghahari ng pagmamahal at pag-ibig sa loob ng tahanan. Harmonious relationship po sa ating pamilya. At isama na rin po natin, kung meron man pong may mga karamdaman, ipanalangin din po natin ang ating pamilya. Ganun din po ang provision sa lahat po ng mga pangangailangan. Sige po, tayo po ngayon ay manalangin. This will be our personal prayer. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito. Thank you, Lord God, dahil narinig po namin ang napakaganda po ninyong mensahe patungkol sa galit. At tunay nga po, Panginoon, o Diyos, salamat dahil binigyan mo kami ng katuwiran. And we depend, Lord God, on you for that righteousness. Kaya nga po, sa sandaling ito, hinihingi ko, Panginoon, ang patuloy po ninyong pagsusuri ng puso ng bawat isa. Kayo po ang nakababatid ng lahat ng bagay at wala po kaming maililihim sa iyo. Kung meron man pong mga bagay na naririto sa aming puso na hindi kaaya-aya sa iyo, katulad po ng galit, mga sama ng loob, Panginoon, bitterness, mga hindi pagpapatawad, Panginoon o Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon o God, na talagang patuloy po ninyong ayusin ang aming mga puso. Isinusuko po namin ang lahat ng ito sa iyo. Humihingi rin po kami ng tawad, Panginoon o Diyos, sa mga pagkakataon na binaliwala po namin ito.
o kung hindi man binaliwala, ito'y in-express namin sa maling paraan, Panginoon, na kung saan maaring nakasira pa ng relasyon namin sa iba. Panginoon, patawarin niyo po kami, Panginoon, at patuloy po ninyo kaming bigyan ng kalakasan upang mapagtagumpayan po, Panginoon, o Diyos, ang uri ng kasalanan ito na kung saan alam namin hindi kailanman makabubuti sa amin at sa aming mga mahal sa buhay. Sa sandaling ito, Panginoon, o Diyos, abutin niyo po ang bawat isang nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Tinawag mo kami, Panginoon, bilang mga kingdom people, O God. At alam namin, Panginoon, ang pag-aayos na aming buhay, ang pag-aayos na aming ugali, Panginoon, O Diyos, ay magsisilbi rin nga po, Panginoong, impact, Panginoon, sa iba na nakatingin din sa amin, Panginoon, upang sila naman ay mailapit namin sa iyo. Sa oras ding ito, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga pamilya sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, na sa bawat tahanan, O Diyos, ay maging maayos ang aming pagsasamahan, Panginoon. Kung meron mang mga hindi pagkakaunawaan, meron mang mga hindi nasisettle, Panginoon, O Diyos, na mga problema, O Diyos, sa relasyon o sa anumang bagay, kayo po ang siyang pumagitna. Tulungan mo, lalo na kami, Panginoon, na nakakakilala sa iyo. Lord, ang siyang maging ang siyang magsimula, Panginoon, upang maging maayos po ang aming samahan sa loob ng tahanan. Lord, dalangin ko po, Panginoon, no Diyos, ang lakas ng loob para harapin, Panginoon, ang mga dapat na harapin upang ito'y makatulong sa ikagaganda na aming pagsasama sa loob ng pamilya. Lord, ganun din po, dalangin ko rin po, O Diyos, na tulungan mo ang bawat isa na magpatawaran. Ano man po, Panginoon, O Diyos, ang mga sama ng loob sa isa't isa. Lord, I pray for a harmonious relationship inside the family. At kung meron man din pong may mga karamdaman, Panginoon, na aming mga mahal sa buhay, Lord, hayaan mong patuloy po kaming magtiwala sa iyo. Alam namin na ikaw lamang po ang dakilang manggagamot. Ano mang uri ng karamdaman, O Diyos, ang meron ang aming pamilya, ito man po, Panginoon, ay sa mental health, sa emotional health, Panginoon, or sa physical health, Panginoon. Lord, hayaan mo po, O Diyos, na patuloy po namin itiwala ang lahat sa iyo dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan at ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon, ay magmumula lamang sa iyo. Ganun din po, katagpuin mo anumang mga financial needs ng bawat isa, anuman pong pangangailangan sa loob ng tahanan, Panginoon, patuloy po ninyo itong ipagkaloob sa amin. At sa oras na kami po ay naghihintay, Panginoon, sa provision na yan at sa kagalingan, kami patuloy, Panginoon, natatawag sa iyo, mananampalataya at maglilingkod. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So ngayon naman po, tayo po ay mananalangin para po sa ating church. No? Let us pray for our church. Okay? Pray for all our pastors and leaders, no, at ang lahat po ng ating lahat ng mga manggagawa sa ating iglesia, sa Radiance of Christ Ministries International, ipanalangin din po natin ito. Let us ask for guidance and wisdom sa ating leadership. Anointing as ministers of the word, patuloy po silang gamitin ng buong kapangyarihan ng Panginoon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Let us also pray for them to have compassionate heart, no, patience, and diligence in discipling more people into Christ-likeness. Hindi po kasi madali talaga ang mag-alaga, no, ng tupa. May mga nagpapasaway. Kaya ipanalangin po natin na talagang maging patient po sila. Okay? At tayo rin naman ay maging masunuring mga disciples po o mga tupa nga ng Panginoon. Let us also pray to be more faithful and committed, na sila po ay maging faithful and committed in serving the Lord. Ayan. At ganun din po, let us pray for all the members. Yan nga po, no? Have the hunger and thirst to grow in their knowledge of the love of Christ. At magkaroon po tayo ng desire, no? To be transformed. Yan. And be salt and light, no? Para po mahikayat po natin at magkaroon ng impact ang ating mga buhay sa iba. To attend more discipleship and ministry trainings for growth. Yan. And also, panalangin po natin, no, sa loob ng ating church na magkaroon ng harmonious din na relationship. Okay? So, alam naman natin talagang hindi po exempted ang hindi pagkakaunawaan sa loob din ng church. Pero yan po ang ating panalangin
na magkaroon tayo ng maayos na samaan sa loob ng ating iglesia. So we will ask to for the spirit of reconciliation at matuto po tayong magpatawad sa bawat isa. Okay po? Sige, so tayo po ay mananalangin para sa ating church. Lord, thank you God. Maraming pong salamat sa paglalagay niyo po sa amin, Panginoon, pagtatanim niyo sa amin sa isang church na kagaya ng Radiance of Christ Ministries International, na kung saan, Panginoon, meron kaming mga leaders, meron po kaming mga pastor at mga manggagawa na tunay nga po, Panginoong, nagsusumikap, Panginoon, na maging tapat, maging masipag, Panginoon, sa iyong sa kanilang paglilingkod. Lord, dalangin po namin na gabayan niyo po sila, Panginoon. Gabayan niyo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng mga leaders sa pamamagitan, Panginoon, ng inyong salita, Panginoon, ng inyong espiritu. Mas lalo pa naming gawin ng tama, Panginoon, ang pangunguna, Panginoon, sa lahat ng aming mga miyembro, lalo na po ang aming mga pastors, Panginoon. Lord, tulungan niyo po sila, Panginoon. Alam namin na hindi madali ang panawagan na ibinigay mo sa kanila, Panginoon. So we pray for each of them, Lord God. Ikaw ang siyang magbigay sa kanila, Panginoon, ng wisdom. Ikaw ang magbigay sa kanila ng patience, ng diligence, Panginoon, O God, sa pangunguna sa bawat isa sa amin, Lord God, na kanilang mga miyembro, Panginoon. I pray, Father God, for Lord God, for perseverance, Panginoon. Kung may mga pagkakataon man na sila po ay nahihirapan, Panginoon, Lord, ibsan mo ito, Panginoon, o Diyos ng kagalakan na nagmumula sa inyo. Hayaan mong patuloy nga po nilang maranasan, Panginoon, ng comfort ng inyong pangako, ng inyong mga salita, Panginoon, sa kanila. I pray, Lord God, for a compassionate heart, Lord. I pray, Lord God, for that love in their hearts, Lord God, to continue to grow in their hearts, Panginoon. Habang sila po, Panginoon, o Diyos, ay nangangalaga sa amin upang lalo pa kami, Panginoon, na maging katulad ninyo, Panginoon. God, I pray for a more faithful and committed service to you, Lord. God, ganun din po, itinataas po namin sa iyo ang lahat ng mga miyembro. Tulungan mo ang bawat isa na, Panginoon, na talagang hanapin ka, Panginoon, sa araw-araw naming mga buhay. Magkaroon kami ng kauhawan, ng gutom, Panginoon, o Diyos, God, sa pagkakakilala namin sa iyo, Panginoon, sa pag-ibig na ibinigay niyo po sa amin, o Diyos. Wag naming hayaan, Panginoon, na lumilipas ang bawat araw na hindi ka namin, Lord, kinatagpo sa aming mga personal devotion, Panginoon, nang hindi po kami nananalangin. At hayaan niyo po, Panginoon, ang bawat isa ay talagang maging committed, Panginoon, Lord God, sa pag-attend ng mga Bible study, ng mga LPAT meetings, Lord God, ng aming mga worship services, ito man po ay online or on-site, Panginoon, Lord, makita ng bawat isa ang kahalagahan ng pakikinig po ng inyong banal na salita. Ito lamang po, itong salita mo lamang po talaga, at ang pagsunod namin dito ang siyang asusi sa pagbabago ng aming mga buhay. Lord, dalangin ko ilagay mo sa puso ng bawat isa na kami po ay maging salt and light, Lord God, in this world. Alam namin, Panginoon, na ang panawagan namin talaga ay, Lord, maghikayat pa ng marami na hindi pa nakakakilala, Panginoon, sa iyo. Lord, kaya nga po ang buhay na ito ay maging magandang patotoo sa bawat tao, Panginoon, na nakakakita nito, Lord God. I pray, Father God, also that you continue, Lord God, to put that desire in our hearts, Lord God, na mag-submit sa mga discipleship trainings, Panginoon, sa mga ministry trainings, upang mas lalo pa po kaming ma-equip, Panginoon, at lalo po kaming lumago. And I pray, Lord God, kung meron mang mga hindi maayos, Panginoon, na relationship sa loob po ng aming simbahan, Lord, let that conviction in our hearts, Lord, continue to grow, Lord. Makita namin na hindi to dapat panatilihin, Panginoon, at kailangan namin itong harapin at ayusin, Panginoon. Alam namin ang kalooban po ninyo, Panginoon, ay isang mapayapa, Panginoon, na relasyon at punong-puno ng pagmamahalan sa bawat isa. I pray, Lord God, turuan mo ang bawat isa na magpakumbaba at humingi ng tawad, Panginoon, upang sa ganun, O Diyos, ang samahan sa loob ng iglesia ay makapagbigay ng luwalhati po sa iyo. God, thank you, Lord. This is what we pray for our church. In Jesus' name, amen.
Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating panghuling prayer item, and that is our nation. So let us pray for continuous guidance for all our government leaders in leading the country and in resolving all our national concerns. Let us also pray for righteous leadership. Ibig pong sabihin na sa paggawa po ng desisyon ng ating mga liderato, ay sila po ay pangungunahan, no, ng pagkatakot sa Panginoon. Yung kanilang mga desisyon, i-consider po nila yung kalooban ng Diyos. There will be no corruption, walang selfish ambition, walang selfish intention. And also, syempre, ipapanalangin po natin yung ating mga sarili. We will pray for ourselves, no, bilang mga citizens po ng bansang Pilipinas, no, that we will be more united in building our nation. Maging selfless po tayo at patuloy po nating matutunan ang magsakripisyo para sa ating bansa. And let us continue to humble ourselves, lalo na tayong mga Kristiyanong Pilipino, no, magpakumbaba tayo sa Panginoon at patuloy na hingin yung biyaya at awa niya para sa ating bansang Pilipinas. So, tayo na pong manalangin para sa ating bansa. Lord God, marami pong salamat. Nagpapasalamat kami dahil alam po namin, O Diyos, na Ikaw po ang siyang aming sovereign God na may hawak ng aming bansa. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, kahit na yung aming mga leaders na nakaupo ngayon sa posisyon, may dahilan ka kung bakit sila naririyan. And Lord, kami naman bilang mga, Lord, tinawag po ninyo, Panginoon, na mga Pilipinong Kristiyano, Lord, pipiliin namin patuloy na lumapit sa iyo, Panginoon, at itaas ang aming mga government leaders. Lord, we pray for them right now, O God, at dalangin po namin na patuloy niyo po silang gabayan sa kanilang pamumuno sa aming bayan. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na sa bawat decision po na kanilang gagawin, Lord, ay talagang i-consider po nila, Panginoon, ang inyong kalooban. Lord, maging bukas sila for godly counsel, Panginoon, lalo na po, Lord, yung mga government leaders na mayroong pagkakakilala sa iyo o may relasyon sa iyo. We pray, Father God, na talagang maging bold enough sila and courageous, Panginoon, na talagang ibigay, Panginoon, O Diyos, ang mga magagandang kanilang nalalaman at mga opinion para sa ikakaayos ng aming bansa. And we pray, Father God, na talaga namang maging bukas din naman, Panginoon, yung mga, lalo na yung nandun sa itaas talaga ng posisyon, Panginoon, o aming mga leaders, Lord, na i-consider din naman ito. Lord, we pray, Father God, for our nation. Kung ano man po ang mga suliranin na kinakaharap ng aming bansa, alam po namin, ito ay hindi napakalaki para sa iyo. Kaya nga po sa inyo po namin nilalapit ito dahil sa inyo po walang imposible. At alam po namin, Lord God, na hawak mo ang aming bansa at ang solusyon ay magmumula sa iyo, Lord. So we continue, Lord God, to pray, Lord God, for our government leaders, for wisdom, Lord God, for righteous leadership, Lord God, na talagang, Lord, magkakaroon ng bawat isa sa kanila, Panginoon, ng banal na pagkatakot sa iyo. There will be, Lord, no selfish ambition or selfish intent, Panginoon, or intention, Panginoon, sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, that there will be no corruption, Panginoon, sa aming bansa. We pray for total eradication, Panginoon, ng corruption na yan. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na talagang maging malinis po ang bawat kamay ng aming mga leaders, Panginoon, God, sa pamumuno sa aming bansang Pilipinas. Ganun din po, O Diyos, tinataas po namin ang aming mga sarili bilang mga Pilipino, Panginoon, na naririto sa aming bayan. We pray, Father God, that we will be more united, Lord, in building our nation. Tulungan mo kami na talagang kami po ay magpasako, Panginoon, O Diyos, sa kalooban ninyo. Dalangin namin na maalis, Panginoon, ang pagkakawatak-watak, Panginoon, O Diyos. At Lord, makita namin na talagang ang kalooban po ninyo ay ang pagkakaisa sa aming bansa. So we pray, Lord God, na kami po ay patuloy na maging selfless. Ibigay namin yung aming participation, yung aming magagawa, Panginoon, upang maiayos ang aming bansang Pilipinas. Ganun din po kami bilang mga Kristiyanong Pilipino, huwag po kaming manawa, Panginoon, na manalangin, Panginoon,
at ilapit sa iyo, Panginoon, o Diyos, ang aming bayan. Lord, huwag naming kalimutan na isama ito, Panginoon, sa aming mga personal devotion, Panginoon, sa aming mga pagtitipon, Panginoon, na aming bayan upang ito ay ipanalangin. Lord, salamat po sa iyo, Panginoon. Alam namin, napakaganda ng plano po ninyo sa aming bansa at hayaan mong patuloy lamang po kami, Lord, na magtiwala sa iyo. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Praise the Lord. Ngayon po ay tapos na po tayo sa ating gawain sa ating prayer work service. At ako po ay lubos na nagpapasalamat dahil sinamahan niyo po ako ngayong araw na ito sa pakikinig sa salita ng Diyos at sa pananalangit. Alam ko po na ang bawat isa ay pinagpala na naman ng Diyos. At dalain ko po na tayo ay patuloy na magpalakas at patuloy na i-apply ang bawat salitang ating pong natututunan mula sa Kanya. Salamat po. God bless us all. Ingat po tayo.